Hello guys, welcome back sa ating Python tutorial. Ang topic natin for this video is about typecasting. Bali, last time, ito yung na-encounter natin. Ang goal sana natin is gusto natin itong i-add as mga integers. Pero since ano sila, string sila, ang nangyari is na-concatenate lang. Subukan nating i-run ulit. So ayun, naging 105 yung result. So, doon papasok yung ating topic para sa video na to, which is typecasting. So, mas maganda siguro kung i-comment na muna natin to. Ayan, gawa tayo ng panibagong space dito para sa ating typecasting. So, una muna, sa Python, pwede tayong maglagay na lang ng variable na hindi natin kailangan i-specify yung type. Halimbawa, gumawa tayo ng variable na ganyan. Gawin natin siya ng number. And itong number na to, although meron siyang int dito, pwede natin siyang palitan ng value. So, sabihin natin gusto na lang natin siyang gawing okay. Gusto ko palitan siya ng string na value. And pag pinrint natin, yun, naging hello siya dito. Kasi although initial natin is int, nung ni-reassign natin siya, pinalitan natin siya ng hello. Pero hindi yun ang case sa ibang programming language, for example C sharp. So kung C sharp, kailangan nating i-indicate na dito yung kung anong data type siya. Kung int ganyan, kailangan natin 'yan. And ganito tayo gumawa ng value at magbind. Gumawa ng variable at magbind ng value sa variable na 'yon sa C sharp. Kailangan naka-indicate na yung kanyang data type. And pag dumating tayo dito at gusto nating palitan yung value or gusto nating i-reassign, hindi tayo makaka-compile pag nilagyan natin siya ng string dito. Ang tatanggapin lang niya is mga int na value since int na siya nung una natin siyang gawin. Kaya hindi tayo pwedeng mag-assign ng string or bool. Lang talaga, int lang. Pero sa case natin sa Python, masasabi nating mas dynamic siya kasi pwede nating gawin 'to. Hindi naka-specify kung anong data type. Pero although hindi naka-specify dito, tuwing naglalagay tayo ng value sa kanya, syempre meron siyang type dito. So, alam naman natin 'to, nakita na natin yung str dito. Pero sa unang natin dito, pag naglagay tayo dito ng type ng ating number, subukan natin kung ano. So, ang nangyari is dito number pa rin siya. Kumbaga int pa rin siya. So, dito lang siya naging string sa part na to nung re-initialize natin siya. So, yun ang parang sistema ng Python sa pag-re-initialize unlike sa ibang programming language. Bali, ang typecasting naman is yun yung ability para mapalitan natin yung data type ng ating mga values. So, halimbawa, itong number, doon na lang sa sample natin before. Halimbawa, ang 10 na string. Pag in-inspect natin ang kanyang type, so, syempre, although number ang pagka-ano sa kanya, pero since naka- enclosed siya dito sa ating single quote, string pa din siya.
So, paano natin i-convert itong value na to? Or i-convert yung kanyang data type? Gusto natin siyang maging int, halimbawa. So, meron tayong tinatawag na constructor functions. Ganito lang yan. Kung gusto natin siyang gawin na int, ganyan lang. And ilagay natin yung a. And ngayon, pag tiningnan natin ang data type ng a, okay, string pa rin siya. Kailangan natin siyang ilagay pala sa panibagong variable. So, tingnan natin kung ano yung value ngayon ng b. So, naging int na siya. So, para mas clear kung ano yung ginagawa natin, tanggalin natin tong a and palitan natin siya ng 10. So, obviously, integer siya, di ba? Pero subukan natin kung ano na yung type niya. So, naging int na siya since nilagay natin siya sa constructor function na to. Pero obviously, hindi tayo pwedeng mag-convert ng ganito, di ba? Hindi natin yan kayang i-convert into integer. So, pwede nating i-convert yung ganito. Halimbawa float. So, kung titingnan natin ang type niya, int na siya. Although, float siya dito. Pero, tanong lang, ano na ang magiging value ng b since wala na itong kanyang decimal point? Tingnan natin. Run natin. So, 5 na lang. Nawala yung kanyang decimal point. So, siguro, iniisip natin na dapat magiging 6 na siya, di ba? Kasi, ira-round off niya. Pero, hindi yun ang case. Parang, diretso, tinatanggal na lang talaga niya yung Tingnan nyo, ang 5.9 is 5 pa rin. Or, kung 5.1 man yan, same result. So, maging aware lang tayo kasi baka meron tayong value na ganyan. And mag-expect tayo ng 6. Since iniisip natin na ira-round off niya. Pero hindi niya ira-round off. Basta straight up, tatanggalin na lang talaga niya ito. And pwede rin tayong mag-convert ng meron ding tayong para sa float. And pag integer ang nilagay natin, so lalagyan lang niya ng point. Or kung string man yan, ganyan. And 5.6. And kung i-inspect natin ang type niya, ayun, float na siya. And meron ding constructor na tinatawag na bool. So kung ganito, true, type C natin. Oops. So yun. Pero ang bool is kakaiba yung niya, yung kanyang behavior. Siguro pag nilagay natin yung ganito, tingnan na muna natin ang value ng C ngayon. So, pag niran natin, ang value ng C is true, di ba? At saka bool na rin siya. Subukan nating ganito. Type ng C and then kung ano yung value niya talaga. So, bool siya at saka true. Paano pag nilagyan natin siya dito ng false? Grabe, no? Grabe, pinalitan ko lang yung para namang parehas sila ng pag niran natin yan, bool siya, pero true pa din siya. So, bakit hindi siya ma-convert? Kung 1
no, sa palagay nyo. So, true pa din siya. Bakit kaya? Pag nilagyan ko naman dito ng 0 and nirun ko, false. Pag ano kaya, 1. Oops. True na naman siya ulit. So, bakit kaya? So, definitely babalikan natin kung bakit ba siya nagkakaganyan. Huwag na muna nating isipin. Meron tayong ano, dedicated na video kung bakit ganito ito. Kahit na ano, kahit na false yung ilagay natin dito. Ang nangyayari is ano pa din. True pa din. So meron tayong ano, dedicated na ano video para diyan. So basically ang typecasting lang, yun lang yung ginagawa niya. Parang kino-convert lang niya yung type ng ano natin, value natin. Data type ng ating value pala. So meron din palang ano, muntik ko na makalimutan yung str naman, yung string. So alam niyo na siguro nung gagawin niya, i-convert niya into string yung kung ano man yung value na ilagay natin sa kanya. So halimbawa, oops, string na siya, di ba? Bakit ko pa i-convert sa string yung isa pang string? Halimbawa, integer. So run natin. Alamin muna natin ang type niya. And tanggalin na rin natin 'yun. So obviously integer siya dito, di ba? Pero pag tingnan natin, naging str na lang siya. Paano kung ano, true? STR pa rin siya, pero tingnan natin ang ano, anong kung anong value niya, D. So STR siya pero true. So although true siya, string siya na true ha. Kung false naman dito. String pa rin na false. So kung convert naman natin ang ano, string na. Grabe naman yung string, gagawin pa rin natin string, grabe naman. Pero subukan pa rin natin kung ano yung mangyayari, di ba? So ang string, string pa din na hello. So yun lang, ito babalikan natin to. Meron tayong dedicated na video dito again. And yun na lang muna for this video, and kita kits next time.